Kumusta mga Brad? Kilalanin natin ang mga batang nagtataglay ng talentong hindi mo akalain. Paano naging inspirasyon ang mga batang ito sa buong mundo? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang kabataan ay masasabi nating challenging period dahil syempre kailangan mong maging pamilyar sa mga bagay-bagay. Kailangan mong mag-aral sa school at maraming kailangan matutunan bagamat masaya ang maging bata dahil walang masyadong obligasyon. Puro laro lang ang nasa isip mo at mas mahaba ang free time mo. Pero alam nyo ba na may mga bata na ibang klase ang libangan? Alam nyo kung ano yon? Ito ang i-develop ang kanilang mga talento. Kilalanin natin ang mga talentadong bata sa buong mundo. Number 1, Tristan Lee. Kung titingnan mo mula sa likod ng taong ito, hindi mo akalaing bata pala ito. Si Tristan Lee ay 17 years old mula sa California. Sa kabila ng pagiging bata nito, ngayon siya ay instant celebrity na. Ang Instagram nito ay meron ng halos 1.4 million. Wala siyang ibang libangan kundi ang magpunta sa gym. Alam niyo pangarap ng batang ito? Una ay manalo sa isang prestigious title ng bodybuilding at sa ngayon lumalaban na siya sa mga contest. Pangalawa, pangarap niyang maging professional football player. Makikita na hindi malabong marating niya ang mga pangarap niyang ito dahil sa murang edad, nabuo na niya sa kanya sarili ang matinding disiplina. Number 2, Javon Wana Walton. Ito ang bata na magpapatunay na kung nais mo makamit ang isang goal at paghihirapan mo, posibleng makamit mo talaga ito. Makikita sa batang si Javon Walton na magiging achiever ito. Ang dahilan sa pagbigay ng tatay nito ng nickname sa kanya na Wana. Ang nickname na ito ay kumabit na sa pagkataon ng batang ito at ang buong mundo ay halos kilalang kilala na siya mula pa noong 4 years old siya. Dahil ang kanyang tatay ay dinadala siya lagi sa gym at dito nagsimula ang kanyang pagbaboxing. Dahil dito, ang batang ito ay sobrang na in love sa sport na ito. Noong 5 years old naman siya, nag-enroll naman ito sa gymnastics. Sinacrifice nito ang kakapiranggot na oras na meron na lang siya para dito. Ngayon, ang 13 years old athlete na ito ay champion ng boxing at gymnastics sa Georgia. Pero hindi lang yun. Noong 9 years old siya, siya ang pinakabatang naging representative ng sports brand Under Armour. Isa sa ina-endorse na brand ni Dwayne The Rock Johnson. Darating ang panahon na marami pa tayong maririnig na achievement sa kakaibang batang ito. Number 3, Ednica Sadvakas. Madalas, naririnig natin ang katagang, ang lamya mo naman para kang babae maipaglaban. Ganun pa man, sinisigurado kong walang magtatangkang magsabi niyan kay Ednica Sadvakas dahil ang skills na meron itong babaeng ito talagang kinaiinggitan. Ang batang ito ay 13 years old na ngayon at makikita sa batang ito na kakalakihan niya ang sports. Ang malaking pamilya ng Sadvakas ay sinasanay na mga bata pa lang at sinisimulan ng itrain the moment na natututo na itong maglakad. Unang tinuturo ng kanilang nanay at tatay ay ang pagkilos ng tama para depensahan ang kanilang sarili. Pero si Ednica Sadvakas ang pinakatalentadong bata sa kanilang pamilya. Ang batang ito ay naging sikat noong 2013 dahil sa mga workout video nito na may 3 million views sa YouTube. Ngayon, ang legendary na si Mike Tyson, Roy Jones at Ronda Rousey ay ilan lang sa mga fan ni Ednica Sadvakas. Ang bilis sa pagsuntok nito ay talagang nakakahanga. Alam nyo ba na sa loob ng 30 seconds, kaya niyang suntukin ang target ng 190 times kahit ang puno nadudurog pag sinusuntok ng batang ito. Ang pamilyang Sadvakas ay nagtayo ng academy na binubuo ng mga speed trainers para sa mga boxers. At syempre, pinangalan nila ito kay Ednica dahil sa husay na taglay ng batang ito. Number 4, Grenan and Charlotte. Alam natin na ang matatalim na bagay tulad ng kutsilyo ay dapat nilalayo sa mga bata. Pero kakaiba sa pamilyang ito, ang batang si Grenan at Charlotte ay umani ng papuri noong 2017. Ito ay noong nag-perform ang magkapatid sa Little Big Shots, isang talent show para sa mga bata. Ang magulang nila ay nagmamay-ari ng circus at freak show sa Ohio
na kung saan sila mismo ang nagpe-perform dito. Kaya ito rin ang sinundang yapak ng kanilang anak na sina Grenan at Charlotte. Of course, huwag na huwag niyong gagayahin ito sa inyong mga tahanan o kung saan man, lalo na sa mga bata dyan. Bagamat si Grenan ay maliit, siya naman ang pinakabatang professional knife thrower sa buong mundo. Halos 100 of hours ang nilalaan ng batang ito para ma-perfect niya ang pagbabato ng kutsilyo at masabing alam niya talagang kanyang ginagawa. Number 5, Daniela D'Angelo. Ito naman ang isang batang babae na nagpapatunay na kahit mga bata ay kayang gawin ang kahit anong uri ng sports at activities regardless sa kasarian nito. Halimbawa na lang itong si Daniela na mas pinili ang sports na shooting. Ito rin ang sports ng kanyang tatay. Itong tatay niya walang anak na lalaki para ma-share itong ganitong hobby niya. Kaya di siya makapaniwala na magiging successful itong anak niyang babae sa sports na kinahiligan niya. Ang 16 years old na si Daniela ay halos nasa 4 na taon nang nagpa-practice ng shooting. Maraming nagsasabi sa unang tingin na ang babaeng ito ay maliit at mahina para gumamit ng isang dekalibring baril. Ganun pa man, paulit-ulit na pinapatunayan ni Daniela na walang sinuman ang pwedeng mag-underestimate sa kanya. Number 6, Raisai Imai. Si Bruce Lee ay isang icon na halos hinahangaan ng libo-libong mga tao sa buong mundo. Ganun pa man, ang batang fan na ito ay kakaibang level ang pinapakitang pagmamahal nito sa kanyang iniidolong si Bruce Lee. Ang batang ito ay halos araw-araw nagtitrain para ma-achieve ang kanyang goal. Ano goal niya? Ang goal niya lang naman ay maging katulad niya si Bruce Lee. Ang batang ito ay nakilala sa buong mundo noong 2015 noong siya ay nag-perform sa Super Kid Show na kung saan ginaya niya ang eksena ng movie ni Bruce Lee na Game of Death. Of course, ang batang ito ay masyadong maliit at magaan pero hindi maikakaila na ang batang ito ay napakahusay. Ngayon, ang 8 years old na batang Japanese na ito ay lumabas na sa mga show sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Belgium, Singapore at USA. Ang batang ito ay meron ng army of fans. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na nagtitrain. Minsan niya sa isang interview, nang tanungin siya kung bibigyan siya ng superpowers, ano gugustuhin niya. Alam niyo sagot ng batang to? Simple lang. Sabi niya, balang araw, gusto niyang maging si Bruce Lee. Number 7, Isabella Gigi Highlights. Ang batang ito ay lumaki na napapaligiran ng mga taong involved sa sports. Isang araw, pinapanood ng batang si Isabella ang kanyang mga kapatid na naglalaro ng basketball. At mula noon, nahilig na rin siya sa sports na ito. Taon nang lumipas, ngayon si Isabella ay 10 years old na. Pero alam niyo ba na mas mahusay na siya ngayon maglaro ng basketball kaysa sa kanyang mga kapatid na lalaki? Sobra niyang gusto na maging professional athlete at talagang mag-stand out. Ang kanyang kwarto ay halos puno na ng kanyang mga trophy na napanalunan. Ang pader nito ay puno ng posters ng picture niya kasama ang mga sikat na basketball players. Si Isabella ay maaga nagigising para mag-practice at late nang umuuwi. Ganun katindi ang pagnanais niya na i-develop pa ng gusto ang kanyang talent. Number 8, Mahiro Takano. Siya ay pinanganak at lumaki sa Niigata Prefecture, Japan. Siya ay na-featured sa isang music video. Una siyang nakita ng publiko sa internet noong 2015. Siya ay inimbitahan na maging parte ng video na to para i-demonstrate niya ang kanyang skill sa martial arts. Ang batang ito ay hindi lang inahangaan dahil sa bilis nito, kundi dahil ang batang ito ay 4 years old pa lang ay nagpa-practice na ito ng karate. At nung inimbitahan siya na maging bahagi ng isang music video, siya ay kasalukuyan ng 3-time Japan champion. Para sa magulang ni Takano, naniniwala sila na ang karate ay mabuting matutunan ng isang bata dahil tinuturo dito ang disiplina, sipag, respeto at magandang asal. Si Takano ay araw-araw nagsasanay pag-uwi galing school. Kahit sa music video, makikita mo sa mukha ng batang ito kung gaano ito kapassionate sa ginagawa niya. Number 9, Sky Brown. Si Sky Brown, pag sumakay na sa kanyang skateboard, parang kontrolado ito ng kanyang isip. Nag-i-enjoy din ito sa surfing, sa pagsasayaw, at nangangarap na maging pinakabatang participant sa Olympic Games sa kasaysayan. Ang determinasyon ng batang ito ay nakakahanga
Pinatunayan ng batang ito na kayang gawin ng sinuman kung anuman ang nais mong makamit. Basta iset mo lang itong goal mo sa iyong isip, anuman ang edad na meron ka. Ang batang skateboarder na ito ay ngayon naninirahan sa Japanese city ng Miyazaki. Bagamat sa US talaga siya lumaki. Ngayon, hindi lang siya kilala sa larangan ng skateboarding, kundi maging sa social media. Noong taong 2016, si Sky ang kauna-una ang pinakabatang participant ng Vans US Open. Bagamat hindi siya nagwagi ng medalya, sa kompetisyong ito, nakita kung gaano kahusay ang potensyal ng batang ito. Ang mga professional athletes ay naniniwala na balang araw, ang batang ito ay magiging pinakamahusay sa larangan ito sa buong mundo. Dahil sa sariling style na pinapakita nito at yung mga tricks niya ay talagang makapigil hininga. Number 10, Naomi Kutin. Ang batang ito ay mula sa US at brinake nito ang world record sa powerlifting. At sa edad na siyam, nakapasok siya sa international competition. Dahil dito, binansagan siyang supergirl. Ano sekreto niya? Simple lang. Ito ay yung kagustuhan niyang palaging manalo sa kompetisyon at yung pagnanais niya na maibigay niya lagi yung the best niya. Ngayon, si Naomi ay 17 years old na at patuloy pa rin siya nag-ensayo sa kanyang favorite sport at mag-set ng bagong records. Ang mga batang ito ay nakaka-inspire, lalo na sa mga tao na nagsasabi na wala silang talent kaysa pinanganak na silang ganito, ganyan. Pero nahiniwala ko na lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan at talento na pinagkatiwala sa atin ng Diyos para magamit ng tama at maging successful tayo. Kailangan lang natin itong i-discover para maka-inspire din sa iba. Pag na-discover mo na talent mo, kailangan mo itong paglaanan ng oras para i-develop. At sa pagde-develop nito, kailangan mo ng tiyaga, determinasyon, disiplina at focus para balang araw ay maging successful ka gamit ang talentong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.